Hello mga karikrod! Gusto mo bang pumunta ng United Kingdom, France, Italy, Switzerland, United States, Canada, Australia, at New Zealand? Dito ay magkakaroon ka ng monthly allowance, pocket money, free board and lodging, chance para maka-attend ng language course, travel around the world, at kung kayo ay mahilig mag-adventure tungkol sa ibang kultura ng ibang bansa, maaaring nakikurious ka kung ano ang ibig kong sabihin. Alam mo ba ang tungkol sa programang Cultural Exchange Program? Ito ay ang programang makapagbibigay sa iyo ng chance para makapunta sa abroad at maging au pair. Ang programang Cultural Exchange Program o bilang isang au pair ay bago pa rin sa maraming bansa at sa kasalukuyan ay maraming mga bansa ay humahanap ng mga qualified na au pair. Sa video ito ay pag-uusapan din natin kung ano ang isang au pair, sino ang au pair, ano ang host family, rules and requirements for au pair, benefits of au pairs, list of host countries, paano gumagana ang programa ng au pair. Kaya kung interesado ka, panoorin lamang ang video nito. Baka ito na ang pinakahahanap-hanap mong pagkakataon para makapag-abroad. Ano ang programang au pair? Ang programang au pair ay isang international cultural exchange na nagbibigay ng posibilidad sa mga tao na gustong gumugol ng ilang oras sa ibang bansa. Matuto ng iba pang tungkol sa kultura at para pagbutihin pa at kanilang mga kasanayan sa ibang wika. Kapalit ng tulong sa mga tungkulin na may kaugnayan sa pangangalaga sa mga bata. Ang term na au pair mula sa French ay nangangahulugan on equal terms na nagpapahiwatig na ang au pairs at host family ay tinatrato ang isa't isa bilang pantay. Habang ang isang au pair ay maaaring manirahan sa ibang bansa sa isang matipid na paraan, ang host family ay makakakuha ng benepisyo na flexible at abot kayang live-in child care. Marami pang bansa ang sumusuporta sa programang au pair. Sino nga ba ang pwedeng makasali sa programang au pair? Ang au pair ay isang young person, babae o lalaki na may edad between 18 to 30 years old na mananatili sa isang local host family at matuto ng kanilang wika at kultura kapalit ng tulong sa mga responsibilidad sa pag-aalaga ng bata. Ang isang au pair ay makakakuha ng libreng tirahan, regular na pagkain, at allowance para sa mga personal na gastusin. Ano o sino ang host family? Ang host family ay isang pamilyang handang mag-host ng isang au pair sa ilalim ng opisyal na programa ng host country. Dapat matugunan ng mga host families ang ilang mga kinakailangan para makasali sa programa. Halimbawa, dapat silang magkaroon ng isang bata na wala pang 18 years old. Ang kakayahang mag-host ng isang au pair sa kanilang tahanan at igalangan mga responsibilidad ng host family sa panahon ng programa. Mayroong general requirements ang isang au pair para makasali dito. Una, young person between 18 to 30 years old, single o hindi kasal, walang anak, merong malinis na criminal record, masayang makisama sa pamilya at anak ng host family, at gustong makapag-travel at mag-spend ng oras sa abroad. Ito ang mga general requirements para kayo ay maging au pair sa bansang inyong mapipiling salihan.
Ano nga ba ang mga bansang pwede ninyong salian bilang isang au pair? Ito ay ang bansang Denmark, Norway, Netherlands, Germany, United Kingdom, France, Italy, Switzerland. Mayroon ding au pair program sa bansang United States, Canada, Australia, at New Zealand. Sa programang ito ay maaari kayong sumali kahit walang agency. Yes po, no need agency to join bilang au pair. Basta na-meet nyo lamang ang mga requirements na kailangan bilang isang au pair. Mayroong website na pwede kayong maka-join sa host country na inyong gustong salihan. Dito sa website na ito, naghahanap ng host family ang qualified na au pair. Kagaya mo! At dito rin naghahanap ang host family ng qualified au pair na kagaya mo ba rin? Ito ay isa lamang sample ng host family na naghahanap ng au pair. Ganon din ang au pair na naghahanap ng host family. Paano nga ba gumagana ang programa ng au pair? Pangunahing palitan ng kultura ang programang au pair. Kaya kailangan kabilang sa magkakaibang nationality ang host family at au pair. Once na nakahanap na ng perpektong tugma ang isang au pairs at host families, kapag nahanap na nila ito, may ilang mga organizational points na dapat isaalang-alang bago lumipat sa ibang bansa. Katulad ng visa, insurance, bank account, at iba pa. Para matiyak ninyo ang maayos na kooperasyon bilang isang au pair at host family, kailangan pa rin kayong pumirma ng kontrata ng isang au pair kung saan ay kanilang ino-note down ang lahat ng mahalagang detalye. Kaano nga ba katagal maaaring manatili ang isang au pair? Ang tagal ng pananatili ay depende sa au pair, host family, at ang regulation ng host country program. Nagtatakda ang ilang bansa ng minimum at maximum na oras para sa pananatili sa au pair. Nakaraniwang nag-iba mula 3 hanggang 12 buwan o 24 na buwan. Ang tagal ng programa ay flexible para sa au pairs sa loob ng European Union dahil walang mga kinakailangan na visa. Gayunpaman, kailangan mo magparehistro sa mga local authorities sa iyong host country at makakuha ng iyong official au pair status. Kung kayo ay nangangailangan ng visa, sa ilang mga cases, ang visa na ito ay kailangan extended pagkatapos ng pagdating ninyo sa bansa bilang au pair. Dapat itong gawin sa suporta ng iyong host family. Ang duties ninyo bilang isang au pairs at responsibilities ng host family. Ang main responsibility nyo bilang isang au pair ay ang pag-aalaga ng mga anak ng inyong host families. Hindi ninyo kailangan maglinis ng bahay at magluto. Ito ay responsibilidad lamang ng inyong host family. Ang au pairs also can get free time and holidays. Au pairs are usually entitled sa 1 hanggang 2 araw na pahinga sa loob ng 1 linggo. Sa ilang mga bansa, ang 1 libreng araw ay dapat ay linggo. At sa ilang mga cases, dapat ay mayroon din kayong karapatang mag-enjoy kahit 1 libreng weekend sa 1 buwan. Sa inyong mga libreng araw at holiday, dapat hikayatin kayo na sumali ng host family sa kanilang mga activities. Gayon din sa panahon ng kanilang bakasyon. Ang au pairs ay libreng manatili sa host family at makuha ang kanilang karaniwang halaga ng allowance, tirahan, at full board. Ganyan tinutukoy ng host family ang mga bayad na holiday para sa inyo. Ano-ano nga ba ang mga benepisyong makukuha bilang isang au pair? Monthly allowance, pocket money, free board and lodging, chance para maka-attend ng language course, travel around the world,
meet new friends, at kung kayo ay mahilig mag-adventure tungkol sa ibang kultura ng ibang bansa. Monthly allowance or pocket money. Ito ay transferred bank to bank para sa documentation purposes at ang rate ay mandated per host country. Each country ay mayroong separate rates ng allowance para sa isang au pairs. Pre-board and lodging. Ikaw ay bibigyan ng iyong sariling kwarto at pati na rin ang iyong pagkain ay kanilang provided. Ayun lamang po mga kabayan, sana ay nakatulong at ma-inspired kayo ng programang ito para makapag-travel, makapag-aral na ibang language at kultura. O oportunidad na rin para makahanap ng magandang trabaho sa bansang inyong mapupuntahan. Dito ay napag-usapan natin ang mga sumusunod. Ano ang isang au pair? Sino ang au pair? Ano ang host family? Rules and requirements for au pairs. Benefits of au pairs. List of host country. Paano gumagana ang programa ng au pairs. Para sa kalaman ng lahat na ang Record PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong early birds raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers, ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commentor, FB reactor, at FB commentor. Halina, samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-i-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at hit the notification bell at ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Record, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!